Magandang umaga, hapon, o gabi. Hindi na mahalaga kung anong oras ngayon. Ito ang tamang oras upang ikaw ay tumanggap ng pagpapala ng salita ng Diyos. Nawa ay tumimo ang mga salitang ito sa iyong puso. Ito ang LCC Devotional Series. Magandang umaga mga kapatid. Tayo ngayon ay nasa huling araw ng ating pag-aayuno sa buwan ng September. At patuloy tayo sa ating bersikulo sa Efeso chapter 3. Ang aking teksto ay makikita sa verse 19 sa wikang Ingles. To know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. At ayon sa wikang Tagalog, at naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Ang pinakahangarin ng pamumuhay Kristiyano ay tayo ay mapuspos ng buong katangian ng Diyos at wala nang iba pa. Ang salitang mapuspos ay nangangahulugan ng pangbabaw ng isang bagay. Kung ikaw ay puspos ng galit, galit ang mangingibabaw sa iyo. Kung ikaw ay puspos ng pag-ibig, pag-ibig ang mangingibabaw sa iyong buhay. Kung ikaw ay puspos ng kasiyahan, kasiyahan ang mangingibabaw sa iyo. At kung ikaw ay puspos ng Diyos, ang Diyos mismo ang mangingibabaw sa iyo. Bilang mananampalataya, tandaan natin na tayo nilikha upang maging sisidla ng Diyos. Nais niyang ibuhos ang kanyang buhay sa atin upang mapuspos tayo hanggang tayo ay mapuno ng kanyang katangian. Sinasabi sa Colossians 2:9 na kay Kristo nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. At nang tinanggap natin si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, siya ay nananahan sa atin at ito ay nagbunga na ang Diyos na kay Kristo ay nasa atin na. Hallelujah! At ito ay dapat magdulot ng pagbabago sa ating buhay. Halimbawa, mga kapatid, ikaw ay mayroong isang pitsel na puno ng maputik na tubig at nais mo itong maging isang pitsel ng malinis na tubig. Ano nga ba ang pinakamabilis na paraan upang ito ay baguhin? Alam mo ang iyong gagawin? Ikaw ay kukuha ng hose ng tubig at ikokonekta mo ito sa malinis na tubig na galing sa gripo at ilalagay mo ang host doon sa pitsel at bubuksan mo ang tubig, hindi ba? Habang ang malinis na tubig ay umaago sa pitsel, inaalis nito ang marurumi at mapuputik na tubig hanggang ang tubig na maputik ay palitan ng malinis na tubig. Mga kapatid, ito ang parabola ng buhay Kristiyan. Lahat tayo ay parang pitsel ng marumi at maputik na tubig. Nang tayo ay lumapit kay Kristo, ang iba ay mas marumi, ang iba ay mas maputik kaysa iba. Ngunit ang katotohanan, lahat tayo ay marumi nang nakilala natin si Jesus. Ang pagtatanggal ng maputik na tubig sa ating kasalanan at palitan ng malinis na tubig ng kabanalan ng Diyos ay panghabang buhay na paraan at gawain ng Banal na Espiritu Santo. Ito ay sagot sa ating galit, inggit, kasakiman, kahalayan, kasanungalingan at kawalang katapatan. Kaya nga ito ang panalangin natin. Ang pag-ibig mo o Diyos ang pumasok sa akin at tanggalin mo ang aking galit. Ang kabanalan mo ang Diyos ang manahan sa akin at alisin mo ang aking kasakiman. Ang kalinisan mo, O Diyos, ang pumasok sa akin at tanggalin mo ang aking kahalayan. Ang habag mo, O Diyos, ang magpuspos sa akin at alisin mo ang aking hinggit. Ang pasensya mo ang pumasok sa akin at tanggalin mo ang aking pagiging mainipin. Ang biyaya mo ang manahan sa akin upang lalo akong mapagpatawad. Mga kapatid, ito ang panalangin ni Pablo at ito ang mismong hangarin ng versikulo 19 sa bawat mananampalataya na kapag tayo'y puspos ng buong katangian ng Diyos. Kung tayo ay naniniwala na kay Kristo nananahan ang buong kapuspusan ng Diyos at kung tayo ay naniniwala na si Kristo ay nananahan sa ating puso sa pamamagitan ng pananampalataya, dapat tayong maniwala
ng ating buhay ngayong linggo ay kakakitaan ng kapuspusan ng Diyos, ng kagandahan ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, ng habag ng Diyos, ng kabanalan ng Diyos, ng kabutihan ng Diyos, ng lahat ng tungkol sa Diyos ay mapuspos tayo at matanggal ang mga masama sa atin, ang pagiging ganid, ang kahalayan, ang galit na nagpapabagsak sa atin. Habang ang banal na Espiritu Santo ay binabago tayo, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nakikita sa atin. Purihin ang Diyos. Tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, ito po ang panalangin namin ngayong linggo at sa mga darating na araw. Nawa po ipuspusan mo kami ng iyong mga katangian at tanggalin mo nga po ang mga masama sa amin at mangyayari lang po, God, kung ang iyong kabanalan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong biyaya ay mapuno sa aming pagkatao. At naniniwala po ako, ito po ay iyong kalooban at ito po ay mangyayari sa bawat isa sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.